dito sa Japan. And yung tatay ko naman, Japanese. Last nakita namin noong 2007 and he died on January 2013. Lima kami magkakapatid at parang lahat kami product ng wrong relationships. Kasi yung tatay namin magkakaiba tapos lahat sila hiniwalayan si mama. Lumaki kaming magkakapatid sa iba't ibang pamilya kasi kailangan ni mama mag-Japan para matustusan kami. Nakitira kami sa mga bahay ng kamag-anak namin, palipat-lipat ng bahay, so nagkawata-kwata kami magkakapatid. Kaya buong pagkabata ko, wala akong maituring na maayos na pamilya. Kasi wala naman akong malapitan, wala akong pagtanong na hindi ko maintindihan, at hindi rin naman akong comfortable kausapin si mama. Natutuwa ko maging independent. Napilitan ako maging fighter kasi wala naman akong aasahan kundi sarili ko. Mapapaaway ako madalas, pati mga teacher ko, sinasagot ko, tsaka nilalabanan ko. Hanggang sa napasok na ako sa iba't ibang relationships sa murang edad, pati sa kapwa ko babae. Basta ang gulo talaga ng buhay ko noon. Then isang araw, may kumatok na pastor sa bahay namin. Gusto niya daw mag-share ng Word of God. So, ako at yung mga kasama ko sa bahay, nakarinig ng Word of God for the first time. And lahat kami, tumanggap kay Lord. Through consistent follow-up ng pastor, naging Christian kaming lahat. Pero sa akin, parang yung pagiging Christian to, knowledge lang. Naging Muslim pa yung ate ko that time, pati yung ibang relatives namin. Kaya parang nagkaroon ng battle of religions. Lagi kami nagdidebate. Pero napapasok ako sa isang Christian school at doon na talaga ako na-win. At napasama na rin ako sa isang cell. At nung nag-encounter ako, doon ko naranasan yung acceptance. Na-realize ko kung gano'n ako undeserving, pero minahal ako at tinanggap ni Lord. Nakita ko yung purpose ko sa buhay at yun yung mahalin ng Diyos at ang ibang tao. Doon nagkaroon ng turning point yung buhay ko. Tapos nalaman ko pa, born again din yung mama ko. And faithfully serving the Lord sa Japan for years. At yung isa kong kuya naman, leader na rin siya sa isang church. Ngayon, kahit magkakahiwalay kaming pamilya, I feel happy and complete in the Lord. Ngayon, nag-aaral ako sa STI Santa Rosa ng Bachelor of Science in Computer Science, graduating Dean's Lister at isa sa key leader ng aming campus ministry. Sa pinagdaanan ko, napatunayan at nakita kong buhay ang Diyos na talagang nagbabago at nag-aayos ng buhay at pamilya. I am Juna Kudo from Transform Youth Ministry, declaring life and blessing to your family.